Nagmamadaling magmaneho si Zuvaika pauwi. Traffic din dahil gabi na. Paniguradong naghihintay na sa kanyang mga anak niya. Magtatampo na naman dahil hindi sila sabay na nakapag-dinner. Nang makarating sa building ng condo ay agad na sumakay siya ng elevator. Nagmamadali na siya dahil sa kanyang mga anak. Nang buksan ang pintuan ng condo ay nagtataka siya nang wala man nang bumungad sa kanya na ingay. Kumunot ang noon ni Juwaika na makitang may isang lalaking nakatalikod na nakikipag-usap sa kanyang mga anak. Nasaan si Melissa? Bakit nagpapasok siya ng lalaki dito? Boyfriend niya ba to? Saad ni Juwaika sa kanyang sarili. Mommy! Sabay-sabay na saad ni Luhan, Luna at Liam kay Juwaika, ang triplets niyang anak. Hello babies! Kumusta kayo? Wika ni Juwaika at niyakap ang kanyang mga anak. Mommy, okay lang po kami. Nakangiting saad naman ni Luna sa ina. Napabaling si Juwaika sa lalaking biglang tumayo at nanlaki ang mata ni Juwaika nang makitang si Steven yun. What the heck? Anong ginagawa niya dito? Alam na ba niya? Kinakabahang saad ni Juwaika sa kanyang sarili. Mommy, he said he's a friend, sabi ni Liam sa ina. Napabaling naman si Juwaika sa kanyang mga anak na nagtataka. Pumasok na kayo sa kwarto. Kakausapin ko muna siya. Wika ni Juwaika sa kanyang mga anak. Sabay-sabay namang tumango ang magkakapatid sa kanilang ina. Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang saad ni Juwaika sa lalaki. Hindi naman niya inaasahan na darating ang lalaking ito sa kanyang kondo. Sino sila? Tanong ni Steven. Kumunot ang noon ng dalaga sa kanyang narinig sa lalaki. Mga anak ko, sagot ni Juwaika. Kinakabahan siya dahil sa mga tanong ng lalaki sa kanya. Ano bang ginagawa mo dito? Bakit ba sulpot ka ng sulpot? Dagdag pa ni Juwaika sa lalaki. Kakausapin sana kita. Pero yung mga bata yung nagbukas. Nasaan yung asawa mo? Tanong ni Steven. May trabaho, sagot niya. Really? Wika ni Steven habang nakatingin kay Juwaika. Bakit bang dami mong tanong? Umalis ka na nga lang. Gabi na. Saad niya sa lalaki. Sinusubukan niyang kumalma para naman hindi mahalata ni Steven na kinakabahan siya. We need to talk, Jove. Wika ni Steven kay Juwaika. Napailing si Juwaika sa kanyang narinig. Wala na tayong kailangan pag-usapan, Steven. Umalis ka na. Saad ni Juwaika sa lalaki. Ramdam ni Steven na parang hindi komportable si Juwaika kaya naman wala siyang nagawa kundi ang umalis na nga lang. Nang makaalis si Steven ay napaupo sa sahig si Juwaika. Hindi niya napigilan ang kanyang luha. Bakit ngayon pa? Kung kailan okay na. Hindi ko naman na kailangang makita pa siya eh. Masaya naman ako nakasama yung mga anak ko. Wika ni Juwaika sa sarili niya. One night stand ang nangyari kay Juwaika at Steven. Matagal na silang magkakilala ni Steven dahil matalik na kaibigan ni Juwaika ang nakatatandang kapatid ni Steven. Kaya naman naging close rin si Steven at Juwaika. At nung gabing lasing sila, ay may nangyari sa kanilang dalawa. Kaya nang malaman ni Juwaika na buntis siya ay siya na ang kusang lumayo. Ayaw niya kasi na masira ang buhay ni Steven. Pero kahit ganun ang nangyari ay hindi nagsisisi si Juwaika na naging anak niya sila Luhan, Luna at Liam. Pinunasan ni Juwaika ang luha at agad na pinuntahan ang kwarto ng mga anak para halikan ang mga ito. Nakita niyang mahimbing na itong natutulog. Napangiti ang babae at isa-isang hinalikan ang mga anak. Mahal na mahal kayo ng mommy. Nakangiting saad ni Juwaika sa kanyang mga anak na mahimbing na ang tulog. Inayos niya ang mga comforter na nakabalot sa katawan ng mga anak at dumiretso na siya sa kanyang kwarto. Nang makaalis si Juwaika sa kwarto ng mga anak ay sabay-sabay na bumangon ang triplets at nagkatinginan. Umiiyak si mommy. Wika ni Liam habang nakatingin sa mga kapatid niya. Kuyongo, ano kayang nangyari? Wika naman ni Luna. Baka pagod lang si mommy, sabi naman ni Luhan. Kahit naman pagod si mommy, hindi ganun iiyak eh. Wika ni Liam at saka ni Luna. Totoo kaya ang iniisip ko? Baka daddy natin si Steven, tapos nag-away sila ni mommy. Saad naman ni Luna sa mga kapatid. Hindi naman siguro. Isa pa, kung totoo naman yan, sasabihin niya ni mommy sa atin, saad pa ni Liam.
Tahimik lang naman na nakikinig si Luhan sa kanyang mga kapatid. Huwag na lang nating isipin yun. I will just ask lang mommy tomorrow. Baka pagod lang talaga siya. Matulog niya tayo. Gabi na. Aya ni Luhan sa kanyang mga kapatid na agad namang sumang-ayon sa kanya. Kinabukasan ay nagluto ng almusal si Melissa na katulong ni Jovaika sa pag-aalaga sa triplets. Nakahanda na ang mga pagkain nila at si Jovaika naman ay nagmamadali sa pag-aayos. Parang hindi umiyak kagabi dahil nakita ang ama ng kanyang mga anak. Bye mommy! Ingat po kayo! Paalam ni Luna sa kanilang ina. Napangiti si Jovaika sa kanyang mga anak at isa-isa itong hinalikan. Bye mga babies! Wika ni Jovaika sa mga anak at kumaway na bago lumabas ng kondo. Nang makarating sa kumpanyang pinagtatrabahuan ay binati na rin ni Jovaika ang ilang empleyado doon. Akala ni Jovaika ay late na siya. Mabuti na lang ay wala pa rin sa opisina nila si Christine na kaibigan niya. Kinuha ni Jovaika ang kanyang cellphone para sana matext ang kaibigang si Christine nang makita niyang bumukas ang pintuan at pumasok ang nagmamadaling si Christine. Anong nangyari sa'yo? Ang gulo ng buhok mo? Wika ni Jovaika habang nagtatakang nakatingin sa kanyang kaibigan. Gosh, nakasabay ko yung bagong CEO. Wika ni Christine habang hinahabol pa rin ang kanyang hininga. Akala ko ba next week pa yung dating? Andito na pala? Wika ni Jovaika kay Christine. Oo, gosh, kinakabahan pa ako kanina habang sakay sa elevator. Tapos yung bagong office niya sa taas pa talaga, kaya nakakababa talaga siya. Sabi pa ni Christine kay Jovaika. Hindi naman siguro natin makikita si Sir, kasi hindi naman yun maglilibot dito sa kumpanya. Lagi lang yun sa office niya. Kampanting saad ni Jovaika sa kaibigan. Nagsimula na ring magtrabaho si Christine at Jovaika, habang si Jovaika naman ay hindi pa rin makalimutan ang nangyari kagabing pagkikita nila ni Steven. Malalim yata yung iniisip mo. Wika ni Christine nang makarating sila ni Jovaika sa loob ng isang restaurant para kumain ng lunch. Ha? Wika ni Jovaika sa kaibigan. Napailing si Christine doon. Halatangang malalim talaga ang iniisip dahil hindi narinig ni Jovaika ang sinabi ni Christine sa kanya kanina. May problema ba? Nakita ko yung daddy nila Luhan kagabi. Pumunta sa kondo ko. Wika ni Jovaika. Nanlaki naman ang mata ni Christine sa kanyang narinig. Habang si Jovaika naman ay kinukwento kay Christine ang nangyari kagabi. Saktong dumating ang order nilang pagkain kaya naman kumain sila habang nagkukwentuhan. Gosh, para namang teleserye. Kinikilig na saad ni Christine kay Jovaika. Napailing naman si Jovaika sa kanyang narinig at nagpatuloy na naman sa pagkain ng lunch nila. Si Ivan ba yun? Nagtatakang saad ni Jovaika habang tinuturo sa likuran ni Christine. Nilingon ni Christine ang tinuro ni Jovaika at nakita nga si Ivan. Napangiti pa si Christine pero agad na nabawi nang makitang may kasama itong babae at nagtatawanan pa sila. May hawak na bouquet of flowers ang babae na binigay ni Ivan. Oh my gosh! Wika ni Jovaika nang tumayo si Christine at sinugod sila Ivan at ang babae nito. Hi! Wika ni Christine sa boyfriend niya na may kasamang ibang babae. Nanlaki naman ang mata ni Ivan na makita ang girlfriend niyang nasa kanyang harapan. Tin! Wika ni Ivan habang kinakabahang nakatingin kay Christine. Babe, sino yan? Saad ng babaeng nakahawak pa sa kamay ni Ivan. Ako? Ako lang naman ang girlfriend ng kasama mo. Saad ni Christine na kinuha yung baso na may tubig at binuhos sa ulo ng babae. Nagulat naman ang lahat na makitang eksenang yun. Hindi naman pinigilan ni Jovaika si Christine dahil dapat lang ang ginawa ng kaibigan sa boyfriend nitong cheater. Christine! Sabi pa ni Ivan. Napabaling naman si Christine sa lalaki. At hinampas dito ang bukay na hawak ng babae nito. Magsama kayong dalawa. Saad ni Christine at pinaghahampas pa si Ivan. Tara natin. Saad ni Jovaika at hinila ng kaibigan palabas. Umakma pang hahabulin ni Ivan si Christine. Pero pinigilan siya ng babae niya at sinampal siya nito. Walang yaka! Manluloko! Saad ng babae kay Ivan. Umiiyak na nakabalik si Christine at Jovaika sa kanilang trabaho. Sinigurado ni Christine na maayos niyang natapos ang kanyang trabaho, kaya nang magabi ay nag-inom ang dalawang babae sa isang resto bar. Sinabi ko naman kasi sa'yo na hiwalayin mo na yung si Ivan. Wala talaga akong nararamdaman kahit anong good vibe sa kanya. Wika pa ni Jovaika at nagsali ng alak sa baso ni Christine. Walang yasa. Ginawa ko naman ang lahat ah.
Galit na sabi ni Christine at nilagok ang kanyang alak. Sinayang niya lang yung 2 years. Dagdag na saad ni Christine habang patuloy sa pag-inom. Nakakainis talaga yung mga lalaking walang magandang na idudulot sa atin, ano? Katulad niyang si Ivan. Nung pinakilala mo siya sa akin, wala talaga akong maramdaman na sincere siya. Pero dahil kaibigan kita, naging okay na din sa akin kasi masaya ka sa kanya. Tapos biglang ganito yung gagawin niya sa'yo. Inis na saad ni Jovaika at uminom na rin ang alak. Ipagpapalit niya ako sa ganung mukha pa talaga? Yun yung mas nakakainis eh. Saad ni Christine habang inaalala ang nakita nila kanina. Patuloy sa pag-inom ang dalawa. Lalo na si Christine na umiiyak na. Sinabayan pa ng pagkanta ni Jovaika. Mukha tuloy silang mga baliw sa kani-kanilang table. Napatingin pa sila sa cellphone na makitang tumatawag si Ivan. Ang kapal talaga ng mukha ng hayop na to. Tumatawag pa talagang walang ya. Wika ni Christine at pinabayaan ang tumatawag na ex niya. Nakatulog na si Jovaika sa mesa. Samantalang si Christine naman ay panaysilip sa bote ng alak na wala ng laman. Hindi na sila mabigyan ng staff ng resto bar dahil lasing na nga sila. What happened? Tanong ni Miguel nang makapasok siya sa kanyang resto bar. Kasama ni Miguel ang kanyang pinsang si Steven na gusto raw mag-inom. Sir, gusto po pong umingi ng alak ni ma'am sa table number 8, saad ng isang staff. Bakit naman di niyo binibigyan? Tanong ni Steven. Lasing na po kasi. Tsaka tulog na rin po yung kasama niya. Saad ng staff at tinuro kung nasaan ang dalawang babae. Kumunot ang noon ni Steven at Miguel nang makita ang dalawang babae. Bumagsak na rin dahil sa kalasingan si Christine. Nanlaki ang mata nila Steven na makita kung sino ang mga yun. Nagkatinginan pa ang magpinsan. Kami nang bahala sa kanila. Wika ni Miguel at binuhat na si Christine. Ganon din ang ginawa ni Steven kay Jovaika. Sabay na nag-angat ng tingin si Jovaika at Christine nang makasakay sila ng sasakyan. Sinakay ni Steven si Jovaika sa kanyang kotse samantalang si Miguel naman ang maghahatid kay Christine. Anong kinagawa mo? Kunot noong tanong ni Jovaika kay Steven. Nasaan si Christine? OMG! Lasing pa naman yun! At saka broken! Saka, baka anong mangyari doon? Best friend ko! Nasaan siya? Madramang saad ni Jovaika kay Steven. Hinatid ni Miguel. Tipid na sagot ni Steven. Miguel? Your cousin? Baka anong mangyari kay Christina? Playboy pa naman si Miguel. Saad ni Jovaika. Halatang lasing pa rin. Marunong rumispeto si Miguel. Unlike your boys. Saad ni Steven. Anong pinagsasasabi mo dyan? Kunot noong saad ni Jovaika kay Steven. Sabi mo broken si Christine. Ibig sabihin, his boyfriend cheated on her. And ikaw? Sinamahan mo pa siya. Baka parehas kayong broken. Nasaan ba talaga yung asawa mo? Saad ni Steven. Napatingin siya kay Jovaika na hindi nakasagot. Napailing si Steven nang makitang nakatulog na pala ito. Ay, hindi pa rin siya nagbabago. Saad ni Steven at mas mabilis na pinaandar ang sasakyan. Masakit ang ulo ni Christina nang siya ay magising. Nagtataka pa dahil wala siya sa kanyang kwarto. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtantong kwarto yun ng lalaki. Dahil may nakita siyang picture frame sa mini table na katabi ng lamp. Napatingin si Christine sa kanyang katawan. Pinakiramdaman ang sarili dahil baka may masakit sa bawat parte ng kanyang katawan. Dahan-dahang tumayo si Christine at lumabas ng kwarto. Nakita niyang isang lalaking naghahanda ng breakfast sa mesa. Nanlaki lalo ang mata ni Christine. Oh my gosh, ba't ba kasi napunta ako dito? Sana pala sa kondo na lang kami uminom ni Jovaiki. Saad ni Christine sa kanyang isipan. Kumain ka na. I prepared soup para sa hangover mo. Wika ng baritonong boses. Dahan-dahang tumango si Christine ang magsalita si Miguel. Para tuloy natulala si Christine dahil sa napakagwapo nitong mukha. Naupo na si Christine sa harap ng lalaki. Mabilis ang tibok ng puso ni Christine sa hindi malamang dahilan. Masakit din ang ulo sa dami ng kanilang nainom kagabi ng kaibigang si Jovaika. I have question, saad ni Christine kay Miguel, habang si Miguel naman ay naghihintay sa susunod na sasabihin ng babae sa kanya. What is it? Wika ni Miguel. Kagabi, may nangyari ba sa atin? Kinakabahang tanong ni Christine kay Miguel. Hindi agad nakasagot si Miguel kaya naman mas lalong nakaramdam ng kaba si Christine dahil doon. Oh my gosh,
Bakit ang tagal niyang sumagot? Meron ba talaga? Shucks! Ano ba naman kasi yan, Christine? Wika ni Christine sa kanyang isipan. Wala. Saad ni Miguel sa babae. Lasing na lasing kakagabi, and I won't take advantage on any girl when they are drunk. Dagdag pa na sabi ni Miguel. Parang natakasa naman ng takot at kaba si Christine sa kanyang narinig. Masaya siya na walang nangyari sa kanila ng lalaki. Namangha din siya sa kanyang narinig. Thank you nga pala sa pagmamagandang loob mo. Saad ni Christine. I'm Christine, by the way. Miguel. Pakilala naman ni Miguel kay Christine. Napatango si Christine sa sinabi ni Miguel sa kanya at nagsimula na nga silang kumain. May trabaho ka ngayon? If wala, you can stay here kung hindi mo pa kaya. May pupuntahan lang ako saglit. Sabi ni Miguel kay Christine nang matapos na silang kumain. Tumango naman si Christine kay Miguel. Kaya naman umalis na muna si Miguel. Nilibot ni Christine ang paningin at tinignan ang buong kondo ni Miguel. Maya-maya ay napatingin si Christine sa pintuan. Nakabalik na siya agad? Ang bilis naman. Wika ni Christine sa isipan, kaya naman pumunta siya sa pintuan para buksan yun. Bumungad sa kanyang isang magandang babaeng nakangiti. Oh, lumipat na ba si Miguel ng kondo? Nagtatakang tanong ng babae kay Christine. Ah, dito yung kondo niya. Sabi naman ni Christine. Sino to? Girlfriend niya? May girlfriend naman pala siya eh. Wika ni Christine sa isipan habang nakatingin sa babaeng pumasok na. Hay, salamat. Akala ko lumipat siya. Sabi ng babae. Who are you? Dagdag na tanong ng babae kay Christine. Ah, may pinag-usapan lang tungkol sa work, pero aalis na ako. Hintayin mo na lang siya. Wika ni Christine at dali-daling nagpaalam sa babae. Masama ang loob ni Christine nang makaalis sa kondo ni Miguel. Umirap siya sa kawalan. Hindi naman ako dapat nagagalit. Wala akong pakialam kung may girlfriend na siya. Kakabreak ko pa nga lang kay Ivan eh. Wika ni Christine sa sarili. Sa kabilang banda naman ay nagmamadali si Jovica sa pag-ayos ng gamit niya. Masakit ang kanyang ulo dahil sa nainom na alak. Nagtataka pa siya kung bakit andito siya sa kondo ni Steven. Kumain ka muna, sabi ni Steven kay Jovica. Bakit dito mo ko dinala? Tanong ni Jovica sa lalaki. Do you think ihahatid pa kita sa kondo mo na ganun ang ayos mo? Lasing na lasing ka. Gusto mo bang makita ng mga batang ganun ka? Saad ni Steven kay Jovica. Hindi naman nakapagsalita si Jovica dahil sa kanyang narinig. Tama naman kasi ang sinabi ni Steven sa kanya. Kumain ka na. Nagprepare ako ng soup para sa hangover mo. Sabi ni Steven. Napaupo naman si Jovica para makakain nga. Mabuti na lang at nakita nga sila ni Steven kagabi. Dahil kung hindi, ay baka nasa ibang bahay na siya ngayon. Thank you nga pala, sabi ni Jovica. Next time, huwag kayong iinom kapag kayong dalawa lang. Lalo't hindi niyo pa kaya, sabi ni Steven kay Jovica. Sinamahan ko lang si Christine. Broken kasi, wika ni Jovica. Ilang beses mo na yung sinabi sa akin kagabi. Seryosong sabi naman ni Steven. Napanganga naman si Jovica sa kanyang narinig. Ano pang sinabi ko? Wika ni Jovica. Kinakabahan sa mga nasabi niya kagabi. Wala na. Bakit? May dapat ba akong malaman? Wika ni Steven. Agad namang umiling si Jovica kay Steven. Shucks, shut up na nga lang, Jove. Mamaya ano pang masabi mo? Wika ni Jovica sa isipan. Mabuti na lang ay hindi na nagsalita pa si Steven kaya naman maayos na natapos ang pagkain nilang dalawa. Nasaan nga pala yung kotse ko? Tanong ni Jovica. Nasa parking lot, pero hindi mo na kailangan gumamit ng sasakyan. Nasa baba lang naman yung kondo mo. Seryosong saad ni Steven. Nanlaki ang mata ni Jovica sa kanyang narinig. Ha? Wika ni Jovica sa lalaki. Nasa baba lang ang kondo mo. Ulit ni Steven. Mas lalo lang nagulat si Jovica. Ibig sabihin? Wika ng babae. Hindi matuloy-tuloy ang dapat nasasabihin. Yes. Saad pa ni Steven. Oh my gosh! Nasa iisang building lang ang kondo naming dalawa? Shucks! Saad ni Jovica. No need to worry. Hindi naman ako madalas andito. Bisibisita lang. Since malapit din to sa work ko. May bahay naman ako, sabi ni Steven.
Hindi naman na nakapagsalita pa si Zuvaika, pero nagpapasalamat siyang hindi madalas na andito yung lalaki. Nagpaalam na rin si Zuvaika na pupunta na sa kanyang kondo. Ihahatid pa sana siya ni Steven pero tumanggi na si Zuvaika. Mommy! Hi! Masayang saad ni Luna sa ina. Niyakap agad siya ng mga anak nang makita siya ng mga ito. Asan si Yaya Melissa? Tanong ni Zuvaika sa mga anak niya. Naglalaba po. Wika naman ni Liam sa ina. Ikaw lang po? Tanong naman ni Luhan kay Zuvaika. Yes, bakit mo natanong anak? Tanong ni Zuvaika sa kanyang anak. Si Daddy po nasaan? Tanong ni Luna. Parang may bumara sa lalamunan ni Zuvaika kaya naman napaubos siya sa naging tanong ng kanyang anak. Sabi niya po kagabi magkasama kayo kaya hindi na po kami tumawag ulit. Sabi ni Liam. Opo, Mommy. Nag-usap po kami ni Daddy. Ang gusto po namin, makita sana siya. Sabi pa ni Luna. Nanlaki ang mata ni Zuvaika dahil sa gulat. Isa lang ang tumatakbo sa utak niya ngayon dahil si Steven lang naman ang kasama niya kagabi. Pasensya na, babies. Busy kasi ang daddy niyo. Next time sasabihan ko siya. Sabi ni Zuvaika sa mga anak. Promise po? Sabay na tanong ng Liam at Luna. Habang si Luhan naman ay tahimik lang na pinagmamasdan ng ina at mga kapatid. Promise. Saad ni Zuvaika sa mga anak kaya naman masayang masaya ang mga ito. Hindi na nawala sa isip ni Zuvaika ang kanyang mga narinig mula sa mga anak hanggang sa makapasok siya sa trabaho. Nakita niya si Christina may ginagawa sa laptop nito. Akala ko di ka papasok. Sabi ni Zuvaika nang siya ay maupo. Nagbagong isip ko. Sabi ni Christine. Ano? Okay ka na? Tanong ni Zuvaika sa kanyang kaibigan. Tumango naman si Christine sa kaibigan. Naman, mas okay pa sa okay. Wika ni Christine. Napangiti naman si Zuvaika sa kanyang narinig at nagtrabaho na nga silang dalawa. Napatingin si Zuvaika sa labas ng office nila nang makitang dumaan si Steven, nakausap ang sekretary nito. Nanlaki ang mata ni Zuvaika. Namamalik mata ba ako? O baka dala lang ng hangover to? Mahinang saad ni Zuvaika sa sarili. Umiling ang babae at tinapos na ang trabaho bago sila kumain ng lunch ni Christine. Nang magtanghali, sabay na lumabas si Christine at Zuvaika. Ganon din ang magpinsan ni si Steven at Miguel na nag-uusap. Papasok sa isang restaurant. Posible naman kasi talaga, pero mas mabuti kapag mag-usap kayong dalawa. Suggest ni Miguel sa pinsan. Naghanap sila ng table at umorder na rin ang pagkain nila. Galit nga ata siya sa akin. Wika ni Steven. Eh di kausapin mo nga. Mas maganda kasi na napag-uusapan ng tungkol dyan. O kaya naman kumuha ka na lang ng DNA test. Wika ni Miguel. Napaisip naman si Steven sa sinabi ng kanyang pinsan. Yan din kasi ang tumatakbo sa isip ni Steven nitong mga nakaraang araw, simula nung nakita niya ang triplets. Bago pa man makapagsalita si Steven ay nahagip ng kanyang mata ang dalawang babaeng nag-uusap na papunta sa table na malapit sa kanila. Napatingin naman si Miguel sa tinitignan ng kanyang pinsan at nakita nga si Christine at Zuvaika. Huwag kang lilingon, wika ni Christine kay Zuvaika. Kumunot naman ang noon ni Zuvaika sa kaibigan. Ha? Bakit? Nagtatakang tanong ni Zuvaika. Nandyan sila Miguel, huwag kang lilingon, wika ni Christine. Nilingon naman ni Zuvaika ang tinutukoy ni Christine kaya napasinghap si Christine sa ginawa ng kaibigan. Anak ng sabing wag eh, sabi ni Christine. Bago pa man makapagsalita si Zuvaika ay tinawag na sila ng dalawang lalaki. Nagkatinginan si Zuvaika at Christine. Palabas na sana sila para sa iba nilang kumain, kaya lang ay tinawag sila ng dalawang lalaki. Napilitang lumapit ang dalawa kay Miguel at Steven. Umorder ulit si Steven para naman sa dalawang babae. Napatikim si Miguel at napatingin kay Steven. Parang nag-uusap ang magpinsan gamit ang mga mata. Dahil kinausap ni Miguel si Christine ay tahimik tuloy si Zuvaika na naghihintay sa kanilang pagkain. Sabi mo wala kang work ngayon. Wika ni Miguel. Hindi ko naman sinabing wala, sabi ni Christine. Masama ang loob dahil sa babaeng nakita niya kanina sa kondo ni Miguel. Pagbalik ko kanina sa kondo, wala ka na. Kinuha ko pa yung sasakyan mo kaya ako umalis kanina. Sabi ni Miguel. Okay lang, nag-commute na lang ako. Nasaan nga pala yung sasakyan ko? Tanong ni Christine. Nasa parking lot ng building ng condominium ko. Sagot naman ni Miguel. Napatango si Christine sa sinabi ni Miguel.
Kukunin ko na lang mamaya. Bakit ang awkward? Nakakainis kasi eh. May girlfriend na siya tapos ganito. Baka mamaya mapagkamalan pa akong kabit. Wika ni Christine sa isipan. Dumating na rin naman ang order nilang mga pagkain kaya nagsimula na ang apat na kumain. Si Jovica naman ay hindi nawala sa isip ang mga sinabi sa kanya ng kanyang mga anak kanina tungkol sa kanilang daddy. Ganon din si Steven sa sinabi sa kanya ng pinsa na si Miguel. Nagpapasalamat naman si Jovica na natapos na silang mag-lunch. Naiilang kasi siya, lalo na kasama nila ngayon si Steven. Nauna na sila ni Christine at Jovica sa dalawang lalaki. Bakit parang ang bagal ng oras kanina? Wika ni Jovica habang naglalakad sila papasok ng elevator. Sa totoo lang, nagtataka rin ako. Wika ni Christine. Napailing si Jovica at akmang pipindutin na sana ang close button ng elevator nang may biglang pumasok. Nanlaki ang mata ni Jovica na makita si Steven. May kausap ito sa cellphone kaya hindi napansin si Jovica. Nagkatinginan si Jovica at Christine kaya naman tumahimik ang dalawang babae. Nang makalabas sa elevator ay dali-daling pumunta sa opisina ang dalawang magkaibigan. Sabi ni, kaya familiar kasi siya nga yun. Siya yung bago nating boss. OMG, magkakilala pa talaga sila ni Miguel. Sabi ni Christine. Shucks, magpinsan sila, hindi magkakilala. Wika ni Jovica. Nanlaki ang mata ni Christine sa kanyang narinig. Ano? Gulat na tanong ni Christine. Tumango naman si Jovica sa babae. Paano mo nalaman? Tanong ni Christine. Hindi naman agad nakasagot si Jovica doon. Hindi pa kasi nasasabi ni Jovica na si Steven ang ama ng kanyang mga anak. Sa internet. Sagot naman ni Jovica. Napatango si Christine sa kanyang narinig. Hindi makapaniwala sa nalaman. Samantalang si Jovica ay kinakabahan na nga. Magkasama sila sa iisang building ng condominium tapos magkasama rin sila sa trabaho. Paano siya makakapag-focus kapag ganyang narito si Steven na parang nagmamasid sa kanya? Sa paglipas ng araw ay madalas nangang magkasalubong si Jovica at Steven. Nagpapansinan naman sila pero bilang isang employee at boss. Si Christine naman na hindi na talaga binalikan pa si Iva na panay pa rin ang pangungulit sa kanya. Kinuha rin ni Miguel ang number niya pero hindi nagtitext si Christine. Galit ka ba sa akin? Tanong ni Miguel nang magkasalubong sila isang hapon sa mall ni Christine. Kumulot ang noon ni Christine sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na magtatanong ng ganun ang lalaki sa kanya. Hindi. Sagot naman ni Christine at umiling pa. Ba't hindi mo sinasagot yung mga tawag ko? Pati text ko hindi ka nagre-reply. Naiintindihan kong nasasaktan ka pa rin sa ex mong si Ivan. Pero sana kahit reply man lang para malaman ko kung ano gusto mong mangyari. Sabi ni Miguel. Kumunot ang noon ni Christine sa kanyang narinig. Nagulat din siya dahil sa sinabi ni Miguel. Paano mo nalaman? Nagtatakang tanong ni Christine. Tawag siya ng tawag sa'yo nung nalasing ka. Nabasa ko rin yung text niya sa'yo. Tapos habang nasa kotse tayo, umiiyak ka at binabanggit mo yung pangalan niya. Sagot ni Miguel kay Christine. Hindi naman na nakapagsalita ang babae nang marinig yun kay Miguel. Hindi ako galit sa'yo, Miguel. Iniiwasan kita kasi alam kong may girlfriend ka. And please respect your girlfriend's feelings. Alam mo naman pala yung ginawa sa akin ng ex ko tapos gagawin mo rin sa girlfriend mo. Sabi ni Christine. What girlfriend are you talking about? Kunot noong tanong ni Miguel. Stop denying it, Miguel. Sagot ni Christine. Hindi ko tinatanggi kasi wala naman talaga. I don't have girlfriend, Christine. Sabi ni Miguel. Kumunot ang noon ni Christine sa kanyang narinig. Eh sino yung babaeng dumalaw sa'yo sa kondo mo? Tanong ni Christine. Ah, si Ate Karen ba? Nagtatakang tanong ni Miguel. Ate? Tanong ni Christine. Tumango naman si Miguel. Yeah, si Ate Karen. My cousin. Ate ni Steven yun. Sagot naman ni Miguel. Napatulala si Christine sa kanyang nalaman. Hindi agad siya nakapagsalita dahil sa sinabi ni Miguel. Kaya kung iniisip mong may girlfriend ako, mali ka ng iniisip. I don't have a girlfriend. Kaya sana, sagutin mo na yung mga tawag ko at huwag mo na akong iwasan. Wika ni Miguel at iniwan si Christine na hindi pa rin makapaniwala. Shucks. What the heck, Christine? Wika ni Christine sa kanyang isipan.
Hawak-hawak ang cellphone ay nagmamadaling pumasok si Jovica sa restaurant. Tinawagan kasi siya ni Karen na magkita daw sila since matagal na silang hindi nakakapagkita. Oh my gosh, I missed you! Lalo kang gumanda! Nakangiti sabi ni Karen nang makita si Jovica. Ate Karen, namiss din po kita. Saad ni Jovica. Walang kupas talaga ang ganda mo. Nagyakap at nagbeso ang dalawa. Anong balita? Nag-usap na ba kayo ni Steven? Wika ni Karen. Wala naman po kaming dapat pag-usapan. Sagot ni Jovica sa ate Karen niya. Alam mo, naghihinayang pa rin ako na hindi naging kayo. Saad ni Karen. Past is past ate. Masaya naman ako sa buhay ko ngayon. Isa pa, boss ko po si Steven. Sagot naman ni Jovica. Oo nga raw, sinabi rin sa akin ni Miguel. Alam mo naman ang pinsa namin yun, napakadaldal. Pati nga si Dad nagulat eh, saad ni Karen. Anyways, may dinner sa bahay this Friday. Punta ka ha. Nagdadalawang isip si Jovica na sumagot kay ate Karen niya. Ate, baka kasi walang magbantay sa mga anak ko. Sagot ni Jovica. Isama mo sila. Teka, ano? Anak mo? Nanlalaking matang tanong ni Karen kay Jovica. Dahan-dahan namang tumango si Jovica kay Karen. Eh di mas lalong dapat kang pumunta. Isama mo sila! OMG, I want to meet them! Saad ni Karen. Napangiti naman si Jovica kahit na kinakabahan. Hindi niya sinabi na anak nila yun ni Steven. Wala pa naman kasing nakakaalam na si Steven nga ang ama ng triplets. Nagpatuloy sa pagkukwentuhan ng dalawa. Tuwang-tuwa naman si Karen dahil pumayag si Jovica sa dinner sa Friday. Kinabukasan ay pumunta sa mall sila Melissa kasama ang triplets. Si Jovica naman ay nasa trabaho pa pero susunod din pagkatapos ng trabaho niya. Si Daddy! Wika ni Luna nang makita si Steven kasama nito si Miguel. Napatingin naman si Steven at Miguel sa sumigaw at nagulat pa si Steven na makita ang tatlong bata. Kamukha mo nga! Wika ni Miguel habang nakatingin sa triplets. Pasensya na po, wika ni Melissa sa dalawang lalaki. It's okay, sagot ni Steven. Where's your mom? Tanong ni Steven sa mga bata. Papunta pa po, kakatapos lang po ng work niya, sagot ni Liam habang nakangiti. Mag-grocery kayo? Tanong ni Miguel. Yes, sagot naman ni Luhan habang hawak ang kamay ng mga kapatid. Hinihintay lang po namin si mommy, dagdag pa ni Luhan. Napatango naman si Miguel doon. Mana sa'yo, wika ni Miguel sa pinsang si Steven. Nagmamadali si Jovica na makapasok sa mall. Hindi sila sabay ni Christine dahil mukhang masama ang pakiramdam kaya pinauwi niya na agad ang kaibigan. Mommy! Nilingon agad ni Jovica ang mga anak nang tawagin siya nito. Babies, sorry ha ngayon lang si mommy, na traffic lang. Hinatid ko rin kasi si Ninang Christine niyo, masama kasi yung pakiramdam niya. Wika ni Jovica sa kanyang mga anak. Okay lang po, mommy. Nakangiting saad ni Liam. Sana po okay lang si Ninang. Dagdag pa nito. Anong nangyari kay Christine? Dilingon ni Jovica ang nagtatanong at sa kanya lang napansin na naroon pala si Miguel at Steven. Masama ang pakiramdam niya, pinauwi ko na. Kaya pala hindi siya sumasagot. Wika ni Miguel tapos nagpaalam na sa pinsang si Steven na mauuna na. Naiwan tuloy si Steven kasama si Jovica at ang triplets. Si Melissa naman ay nagtutulak ng big cart. Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ni Jovica sa lalaki. Wala akong intensyon na sumama sa inyo. Sadyang nakita ko lang yung mga bata. Wika ni Steven. Ang hindi alam ni Jovica ay nagpa-DNA test na si Steven. At sa Friday, darating yung result ng DNA test na yun. Napapansin ko na wala lagi yung asawa mo ah. Wika ni Steven. Hindi agad nakapagsalita si Jovica sa kanyang narinig mula kay Steven. Kinakabahan siya sa mga susunod na sasabihin ng lalaki. Busy siya, yun lang ang sinabi ni Jovica sa lalaki. Nauna nang maglakad si Jovica para sundan ang mga anak. Binilhan ni Steven ang mga laruan ng triplets kaya naman masayang masaya ang mga bata. Nagbayad na rin sila. Pati ang groceries nila ay binayaran ni Steven. Hindi mo na dapat ginawa yun. Wika ni Jovica. You're welcome, saad ni Steven. Napairap sa kawalan si Jovica. Hindi pa rin talaga nagbabago si Steven. Noon pa man ay siya na lahat ang gumagastos kay Jovica. Kahit na magkaibigan lang naman sila. Nagpasalamat ang triplets kay Steven. Tuwang-tuwa si Liam at Luna.
Samantalang napakaseryoso naman ni Luhan. Mukha talaga itong si Little Steven. Napatingin si Jovica sa cellphone ni Steven nang makitang may tumatawag doon. Nabasa pa ni Jovica ang caller. Ella? Ella? Girlfriend niya ba yun? Dapat talaga hindi na ako umasi. Ay, wika ni Jovica sa sarili. Sinagot ni Steven ang tawag at medyo lumayo pa kila Jovica. Hindi alam ni Jovica kung bakit parang nasaktan siya. Wala naman dapat sa kanya yun. Wala na naman dapat siyang nararamdaman para sa lalaki. Matagal na yun. Dapat ibaon na niya sa limot ang nararamdaman niya para kay Steven. I'm sorry, Jove. Mauna na muna ako. Kayo na lang muna yung mag-dinner. Tatawagan ko si Billy para ihatid kayo. Wika ni Steven kay Jovica. Tinutukoy ang sekretary niya para mahatid sila Jovica since marami silang dala. Umiling naman si Jovica sa lalaki. No need to worry. Kaya naman na namin. Sagot ni Jovica. I insist, Jove. Wika ni Steven kay Jovica kaya naman wala nang ang nagawa sila Jovica doon. Kids, mauna na muna ako ha. Bye. Paalam naman ni Steven sa mga bata at tali-dali nang umalis. Kumain na muna ang mag-iina at hinatid nga sila ni Billy na sekretary ni Steven. Pagod ang triplets nang sila ay makauwi kaya naman nakatulog agad ang mga ito. Samantalang hindi naman agad nakatulog si Jovica dahil sa nangyari kanina sa mall. Hindi na dapat siya nagbagandang loob kung ganun lang din palang may girlfriend na siya. Wika ni Jovica sa kanyang sarili. Nang gabing yun ay hindi na makatulog ng maayos si Jovica. Kaya nang makarating sa trabaho ay sabog siya. Oh, anong nangyari? Mukhang ikaw ata yung masama yung pakiramdam sa atin ah. Wika ni Christina makita ang kaibigan. Sus, inalagaan ka lang ni Miguel eh. Sad ni Jovica sa kaibigan. Kitang-kita naman ni Jovica ang pamumula ng piski ni Christine. Ha? Baliw ka? Maang-maangan pa ni Christine. Ewan ko sa inyo. Nagtatago pa kayo. Eh halata naman na. Sad ni Jovica at bumuntong hininga. Teka nga, ano ba kasing nangyari? Parang kahapon okay ka pa naman. Sad ni Christine sa kaibigan. Tumingin si Jovica sa kaibigan at kinuwento ang mga nangyari kagabi. Teka, ano? Wait lang ha. Wika ni Christine. Walang niya. Si Steven ang daddy nila Luhan? Si Steven na boss natin? Si Steven na pinsan ni Miguel? As in si Steven na CEO nitong pinagtatrabahuan natin? Gulantang na tanong ni Christine kay Jovica. Tumangulang naman si Jovica sa kanyang kaibigan. Habang si Christine naman ay gulat na gulat pa rin sa kanyang nalaman. Oh my gosh! Kaya pala nakikita ko sa kanya si Luhan eh. Sabi pa ni Christine, hindi pa rin makapaniwala sa narinig sa kaibigan. Sinabi ni Jovica ang nangyari sa kanila dati, kaya naman nakinig lang si Christine sa kaibigan. Paano na yan? Eh may dinner diba sa Friday? Wika ni Christine sa kaibigan. Oo nga eh, plano kong doon na rin sabihin sa kanila. Pero baka kasi nandoon si Ella? Wika ni Jovica. Kumunot naman ang noo ni Christine sa kanyang narinig. Sino naman yung si Ella na yan? Nagtatakang tanong ni Christine kay Jovica. Sino pa? Eddie yung girlfriend ni Steven. Nakita ko kasing tumatawag sa kanya tapos bigla na lang siyang umalis kaya hindi namin nakasama sa dinner. Wika ni Jovica sa kaibigan. Halatang mahal na mahal mo pa talaga si Steven, no? Saad ni Christine sa kaibigan. Agad namang uminit ang pisngi ni Jovica nang marinig ang sinabi ng kaibigan sa kanya. Tapos umiling kay Christine. Gaga, hindi ah. Saad pa ni Jovica. Sus, ako pa talagang lolokohin mo, saad ni Christine. Nagkukwentuhan ng dalawa tungkol sa posibleng mangyari sa Friday para sa dinner. Inimbita din kasi ni Miguel si Christine. Kinabukasan ay nakita si Christine at Miguel. Maulan yon kaya naman nagdala ng payong si Christine. Sabay na pumasok si Christine at Miguel. Pero hindi pa man nakakahanap ng table ang dalawa, nahagip na agad ng mata ni Christine ang ex na si Ivan. Bakit? Tanong ni Miguel nang mapansin ang naging reaksyon ni Christine. Napabaling si Miguel sa tinitignan ni Christine at nakita doon ang isang lalaki. Hindi pa man tinatanong ni Miguel kung sino yon ay meron nang naisip ang lalaki. Is that him? Tanong ni Miguel kay Christine. Napatingin si Christine kay Miguel nang magtanong ito. Lipat na tayo. Wika pa ni Miguel. No, sagot ni Christine. Wala naman akong pakialam sa kanya. Isa pa. You're here. Wika pa ni Christine at nginitian si Miguel.
Hinawakan ni Christine ang kamay ni Miguel at naghanap sila ng table. Christine? Sabay na nilingon ni Christine at Miguel ang tumawag sa kanya. Nakita ni Christine ang ex na si Ivan na nakangiti. Napatingin pa si Ivan kay Miguel. Mahal, anong ginagawa mo dito? Hinihintay mo ba ako? Kung oo, pwede mag-usap tayo? Wika ni Ivan. Napairap sa kawalan si Christine. Hindi makapaniwala sa kakapalan ng mukha ni Ivan. I'm sorry, kasama ko yung boyfriend ko? Wika ni Christine. Kumunot ang noo ni Ivan at napatingin naman kay Miguel. Ito? 5 buwan pa lang tayong naghiwalay ah. Tapos may bago ka na? Hindi makapaniwalang saad ni Ivan kay Christine. Wala kang pakialam, Ivan. Matagal na tayong tapos. Kaya pwede bang umalis ka na? Nakakaistorbo ka sa amin. Mariing saad ni Christine sa kanyang ex. Man, just leave. Ayaw na sa'yo ng tao. Huwag mo nang ipilit yung sarili mo. Wika ni Miguel kay Ivan. Inis na bumaling si Ivan kay Miguel tapos ay nagsalita. Hindi kita kinakausap, kaya huwag kang sumabat. Wika ni Ivan. Ivan, tama si Miguel. Umalis ka na. Masaya na ako kaya pwede ba huwag mo na akong guluhin? Saad ni Christine. Bumilis ang tibok ni Christine. Pakiramdam niya ay para siyang magkakaroon ng panic attack. Naaalala niya kasi ang nangyari nung nakita niyang may kasamang ibang babae si Ivan. Tumayo si Miguel para naman makausap ng maayos si Ivan. Napansin na kasi ni Miguel na parang hindi na komportable si Christine. Ano? Matapang ka? Kung ako sa'yo, huwag na huwag kang masyadong magtitiwala dyan sa babaeng yan. Bakit? Naniniwala ka ba na ikaw lang ang ini-entertain yan ngayon? Saad ni Ivan. I can't believe Christine loved you. Wala naman akong nakikitang kamahal-mahal sa'yo. Saad ni Miguel kay Ivan. Nainsulto si Ivan sa kanyang narinig kaya naman inambahan niya ng suntok si Miguel. Mabuti na lang ay nasalo ni Miguel ang kamao ng lalaki. May lumapit na security at staff sa kanila para palabasin si Ivan. Bitawan niyo ako! Inis na saad ni Ivan sa mga nakahawak sa kanya. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Christine. Hindi na kasi ito nagsasalita. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Miguel kay Christine. I'm sorry. Wika ni Christine. Hindi na malaya ng babae na umiiyak na pala siya. Niyakap ni Miguel si Christine. It's okay. Don't say sorry. It's not your fault. Saad ni Miguel habang yakap-yakap si Christine. Umiyak lang si Christine habang nakahawak sa kanya si Miguel. Hindi na napigilan ang kanyang emosyon. Mommy, we will meet Dad. Wika ni Luna sa ina. Malapit na ang Friday at sasabihin na nga ni Jovica ang tungkol sa mga bata at kay Steven. Yes, baby. Excited ka na ba? Nakangiting saad ni Jovica sa anak. Yes po, Mommy. Excited na kami nila Luhan at Liam. Saad nito kay Jovica. Napangiti lalo si Jovica sa kanyang narinig mula sa mga anak. Hinaplos niya ang buhok ni Luna at tinalikan nito sa noo. Lumapit din sila Liam at Luhan sa kanilang mommy at kapatid na si Luna. Mommy, nandun din po sila Lolo? Tanong ni Liam. Yes, anak. But si Lolo lang at si Tita Karen ang nandoon. Kasi wala na rin si Lola Jana eh. Kasama na siya sa heaven nila Lolo Delphine at Lola Flornio. Saad din Jovica sa mga anak. Tinutukoy ang kanyang mga magulang na wala na rin. I-pray na lang po natin sila. Wika ni Luna. Napangiti naman si Jovica sa narinig mula sa anak. Opo, Mommy. I'm sure masaya po sila na makikita na namin ang daddy namin. Saad naman ni Liam. Of course, babies. They are happy. Sagot ni Jovica. Napatingin si Jovica kay Luhan na tahimik lang. Nagtataka si Jovica dahil ilang araw na itong ganito. May problema ka ba, Kuya Luhan? Tanong ni Jovica sa anak. Si Jovica at Luhan na lang ang magkasama sa sala. Samantalang si Liam at Luna ay nasa kanilang kwarto at naglalaro. Mommy, I want you to be happy po. Saad ni Luhan sa kanyang ina. Nagtatakang napatingin si Jovica sa kanyang anak. I am happy, anak. Saad ni Jovica. I saw you crying the other night. Saad ni Luhan sa ina. Hindi nakapagsalita si Jovica sa narinig mula sa kanyang anak na si Luhan. Pagod lang sa work si mommy, anak. Sabi ni Jovica. Alam ko po, hindi yun dahil sa work. Saad ni Luhan sa ina. Tungkol po ba kay Daddy? Si Daddy Steven po ba? If ayaw niyo po na makilala namin si Daddy, okay lang naman po.
Pwede ko naman po kausapin sila Luna at saka si Liam. Wika ni Luhan sa ina. Natunaw ang puso ni Jovica sa kanyang narinig. Kung makapagsalita si Luhan ay parang matanda na ito. Naiintindihan na ang mga bagay-bagay. Naaalala tuloy ni Jovica si Steven sa kanyang anak na si Luhan. Don't say that, anak. Gusto kong makilala niyo ang daddy niyo, okay? You deserve to know your father. Isa pa, alam kong doon kayo magiging masaya. Sabi ni Jovica sa anak. Pero ikaw po, hindi. Wika ni Luhan. Hindi nakapagsalita agad si Jovica sa kanyang narinig sa anak. Gusto naman talaga ni Jovica na mabuo sila. Pero ikinakatakot niya kasi na baka malaman ng kanyang mga anak ang tungkol sa girlfriend ni Steven. I am happy. More than happy. Masaya si Mommy na makikilala niyo na si Steven. Kahit na nakilala niyo na siya. But I want you to know na masaya ako. Gusto ko na yung malaman niyo talaga na mag-ama kayo. I'm sure magiging masaya rin si Steven kapag nalaman ng tungkol sa inyo. Saad ni Jovica sa anak. Niyakap ni Jovica ang kanyang anak kaya naman niyakap din siya ni Luhan. Ramdam na ramdam ni Jovica ang pagmamahal sa kanyang anak. Kaya naman nagpapasalamat talaga siya na binigay sa kanya ng Diyos ang triplets. Kinabukasan ay maagang nagising si Jovica. Siya ang nagluto ng almusal para sa kanilang apat. Mommy, good morning! Sabay na saad ng tatlong bata sa kanilang ina. Isa-isang hinalikan ni Jovica ang kanyang mga anak. Good morning mga babies! Maupo na kayo para makakain na tayong lahat. Sabi ni Jovica sa kanyang mga anak na agad namang sinunod ng triplets. Masaya ang naging almusal ng mag-iina. Kaya naman nagpaalam na si Jovica sa kanyang mga anak. Nakarating naman agad si Jovica sa kumpanya. Sabay na pumasok si Steven at Miguel sa office ni Steven. Alam mo Miguel, magtrabaho ka na lang. Bakit ka ba sunod ng sunod sa akin? Saad ni Steven sa pinsan nito. Sasabihin ko lang na baka bukas lumabas na yung DNA result. Sagot ni Miguel. Kumunot ang noon ni Steven sa narinig. Bad trip ka. Sana kanina mo pa sinabi sa baba. Iling na saad ni Steven. Akala ko ba Friday pa? Wednesday pa lang ngayon ah. Dagdag ni Steven. Ewan ko. Yun sa akin ang sinabi ni Doc Alan eh. Sinabi ko na lang din sa'yo. Tsaka ayaw mo nun, malalaman mo kaagad. Wika ni Miguel. Kinakabahan nga ako eh. Sagot ni Steven. Kumunot naman ang noon ni Miguel kay Steven. Bakit naman? Halata naman na ikaw yung ama ng triplets eh. Saad ni Miguel. Kinakabahan ako sa mga sasabihin ni Jovica sa akin. Lalo na ng mga bata. Wika ni Steven. Napatango naman si Miguel sa kanyang narinig mula sa pinsan. Kung titingnan ng dalawa ay may kanya-kanya silang pinagdadaanan. Maybe kasi iniisip ni Jovica na wala lang talaga sa'yo yung dati. Wika ni Miguel. Pinaramdam ko naman sa kanya na mahal ko siya noon pa man. Siya tong umiiwas sa akin. Tapos nagulat na lang ako wala na siya. Wika ni Steven. Mas maganda talaga kapag kayong dalawa yung mag-uusap. Alam mo yun, para naman magkaliwanagan na kayong dalawa. Sa kung ano talaga yung nararamdaman niyo. Suggest ni Miguel sa kanyang pinsan. Bukas, kakausapin ko na siya. Saad ni Steven. Tumango naman si Miguel sa kanyang pinsan. Anong balita sa inyo ni Christine? Tanong naman ni Steven kay Miguel. I think she's still into her ex. Wika ni Miguel. Kinuwento ni Miguel ang nangyari kahapon sa restaurant. Kay Christine ka lang nahirapan ah. Mukhang seryoso ka na talaga. Sabi ni Steven sa kanyang pinsan. I'm serious, man. Gusto ko talaga si Christine. Kaya lang parang hindi naman ganun ang nararamdaman niya sa akin eh. Ayoko namang ipilit. Hindi ganun ang pagmamahal. Sabi ni Miguel. Nagulat naman si Steven sa kanyang mga narinig mula kay Miguel. Ngayon lang kasi niya narinig ang mga yun kay Miguel. Kilala ni Steven na matinik sa mga babae si Miguel at hindi inaasahan ni Steven na magseseryoso ito sa kaibigan ni Jovica. Just like you said to me earlier, kausapin mo siya. Mag-usap kayong dalawa. Saad ni Steven kay Miguel. Tumango si Miguel bilang pagsang-ayon sa kanyang pinsan na si Steven. Sa office naman ni Jovica at Christine ay nag-uusap din ang dalawang magkaibigan. So, gusto mo na si Miguel? Wika ni Jovica kay Christine. Tumango naman ang babae sa kaibigan. Bakit pa nga ba ako magtatanong? Eh, napapansin ko naman na yun. Dagdag pa ni Jovica. Umiyak pa talaga ako sa harap niya nang dahil kay Ivan. Baka isipin niya hanggang ngayon mahal ko pa rin si Ivan. Hindi naman na talaga. Ayoko na sa lalaking yun.
Hindi naman nun makita-kita yung worth ko eh. Wika ni Christine. Dapat lang, Tin. Wala naman talagang kwenta yung si Ivan. Kaya dapat ang mas mabuting gawin mo ay mag-usap kayo ni Miguel. Umami na kayo sa mga nararamdaman niyo sa isa't isa. Para naman hindi ganito na para kayong tangang naghuhulaan ng nararamdaman. Sabi ni Jovica. Yan naman talaga yung gusto ko. Ang makausap siya tungkol dito. Oo, madalas kaming lumabas. Pero hindi namin napapag-usapan yung tungkol sa aming dalawa. Wika ni Christine. Kaya nga dapat na mag-usap na kayo. Para magkaliwanagan na kayong dalawa. Wika pa ni Jovica sa kay Megan. Nang araw na yon, buo na ang desisyon ni Christine at Miguel na kailangan na nga nilang mag-usap. Samantalang si Steven ay kinakabahan na para sa DNA result na lalabas bukas. Si Jovica naman ay sa dinner kinakabahan. Dahil ipapakilala na niya ang mga anak niya sa pamilya ni Steven, maging kay Steven. Kinabukasan, hinatid ni Doc Alan ang DNA results sa kondo ni Steven. Agad namang nagpasalamat si Steven sa doktor nang makaalis na ito. Kinakabahang napatingin si Steven sa envelope na hawak. Hindi pa man niya nabubuksan ay may kumatok na sa pintuan. Nang buksan ni Steven yun ay bumungad sa kanya ang kanyang ate Karen. Bakit parang gulat na gulat ka? Wika ni Karen sa kapatid. Napadako ang mata ni Karen sa envelope na hawak ng kapatid. Ano to? Wika ni Karen at agad na kinuha yung envelope sa kamay ni Steven. Hindi na nabawi ni Steven dahil masyadong mabilis ang pangyayari. Lalo na't kinakabahan din siya na makita ang result ng DNA. Nakatingin na lang si Steven sa kanyang nakatatandang kapatid habang binubuksan ang envelope. Kitang-kita ni Steven ang gulat sa mukha ng kanyang ate Karen nang makita ang nasa loob. Sino si Luhan, Luna at Liam? At bakit positive? Nagtatakang tanong ni Karen. Mas lalo nang bumilis ang tibok ng puso ni Steven nang marinig ang sinabi ng kanyang ate Karen sa kanya. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Steven. Anak nga niya ang triplets. May anak ka? Wika ni Karen sa kanyang kapatid, hindi makapaniwala sa nababasa. Kay Jovica. Wika ni Steven. Mas lalong nagulat si Karen sa kanyang narinig. Oh my gosh! Oh my gosh! Steven, may anak ka? May anak ka kay Jovica? OMG! Kinikilig na saad ni Karen sa kanyang kapatid. Oo nga ate, paulit-ulit. Wika ni Steven sa kanyang ate Karen, habang si Karen naman ay naiiyak na. We need to see them! Wika ni Karen at dali-dali nang lumabas habang hawak pa rin ang DNA test result. Sumunod naman agad si Steven sa kanyang ate. Inabot ni Karen ang DNA result sa kapatid, masayang masaya dahil sa nalaman. Sinabi ni Karen ang lahat ng napag-usapan nila ni Jovica nung nagkita sila. Nung una, wala akong idea kung sino yung daddy. Since hindi ko pa naman nakita yung babies niya. Tapos malalaman kung kapatid ko pala. Naku, may mga pamangkin na pala ako. OMG! Wika ni Karen habang kinikilig. Ate, calm down. Baka mamaya matakot sa'yo yung mga anak ko. Wika ni Steven. Nang makarating sila sa harap ng pintuan ng kondo ni Jovica, ay sakto naman na bumukas ito. At bumungad yung katulong nila Jovica na si Melissa. Nasa loob si Jovica? Tanong ni Karen. Opo ma'am, pasok po kayo. Sabi ni Melissa sa magkakapatid. Kumunot naman ang noo ni Jovica nang marinig na parang may kausap si Melissa. Melissa, sino yan? May bisita ba tayo? Tanong ni Jovica sa katulong. Nanlaki ang mata ni Jovica nang makita niya si Karen at Steven. Anong ginagawa niyo dito? Nagtatakang tanong ni Jovica. Napatingin si Jovica sa envelope na hawak ni Steven. Here. Wika ni Steven at inabot ang envelope kay Jovica. Kinakabahan namang kinuha ni Jovica ang envelope kay Steven. Mukhang alam na ni Jovica kung ano ang nasa loob. Nang buksan ni Jovica ay bumungad nga sa kanya ang DNA test result. Kahit hindi tignan na mga yun na nakalagay doon ay alam naman ni Jovica yun. I'm sorry. Wika ni Jovica. Hindi na napigilan ang kanyang mga luha. Kasi ayaw ko lang na baka magulo yung buhay mo kapag nalaman mong may anak na tayo. Alam ko kung gaano mo kamahal yung trabaho mo. At ayoko naman na sa akin umikot yung mundo mo. Lalo na't wala naman tayong naging relasyon nun. Umiiyak na saad ni Jovica. Jove, hindi ko alam na ganyan palang iniisip mo. Wika ni Steven. Kahit di ko gawin to, alam ko naman sa sarili kong anak ko sila. Kaya lang hindi mo naman masabi sa akin.
kaya wala akong nagawa kundi ang magpa-DNA test. Dagdag ni Steven. I understand what you feel, Steven. Nahihirapan lang talaga ako na sabihin sa'yo. At isa pa, natatakot din ako. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula sa pagsasabi sa'yo ng tungkol sa mga bata. Wika ni Jovica. Samantalang si Kara naman ay tahimik lang na nakikinig sa kanyang kapatid na si Steven at kay Jovica. Mahal na mahal ko yung mga anak ko. Ang sabi ko, ipapakilala ko na sila sa kanilang daddy bukas sa dinner. Pero mukhang naunahan niyo pa ako dito eh. Wika ni Jovica. Pinunasan niya ang luha sa kanyang mga mata. Bago pa man makapagsalita si Steven ay sabay-sabay na lumabas ng kwarto ang triplets. Naglalaro pa silang tatlo. Nagulat sila na makita si Steven nakausap ang kanilang ina. Nakaramdam agad ng kung ano si luha na makita ulit si Steven. Napatingin naman si Karen sa mga bata. At doon ay nagulat si Karen ang makitang kamukhang kamukha ng kanyang kapatid ang triplets. Masasabi mo talagang anak ito ni Steven. Mommy, are you crying po? Nagtatakang tanong ng anak kay Jovica. Nakakunot ang noo ni Luna sa ina. Babies, diba sabi ng mommy you will meet your daddy? Wika ni Jovica. Pinipigilan ang kanyang luha sa pagpatak. Sabay-sabay naman na tumango ang tatlong anak ni Jovica. Andito na sa... Wika ni Jovica at tumingin kay Steven. Sabay-sabay na napatingin ang tatlo kay Steven. Kahit na mahinala na ang triplets ay hindi muna sila nagpakasigurado. Pero si Luhan ay alam na talaga ang sagot doon dahil nakausap na niya ang kanyang ina. Umiiyak ang mag-aama habang magkakayakap. Hinayaan na muna ni Jovica na makapag-usap ang mga anak at ang daddy nila. Sabay na pumunta sa kusina sina Karen at Jovica. Nahihiya pa si Jovica dahil hindi niya agad nasabi kay Karen ang tungkol sa ama ng mga anak niya. Nakapatid pala ni Karen. Nagtatampo ako sa'yo, pero naiintindihan ko din ang dahilan mo. Alam kong sobrang abala talaga si Steven sa trabaho kaya naman natatakot ka talaga na sabihin sa kanyang tungkol sa mga bata. May kanya-kanya kasi tayong obligasyon. Pero ngayon, gusto ko na wag nang magtatago ng sikreto sa akin ha. Para saan pa naging magkaibigan tayo? Wika ni Karen. Umiiyak na namang napatingin si Jovica kay Karen. I'm really sorry, Ate Karen. Wika ni Jovica sa Ate Karen ni Steven. Niyakap naman ni Karen si Jovica at pinakalma ito. Hinaplos niya ang buhok ni Jovica habang niyayakap ito. Hi, don't say sorry. Wala ka namang kasalanan. Basta ang importante, okay na. At saka masaya na tayo. Nakangiting saad ni Karen kay Jovica. Napangiti si Jovica sa kanyang narinig kay Karen. Tuwang-tuwa ang triplets nang makabanding ang kanilang ama at tita Karen. Hindi rin maitago ang ngiti sa labi ni Jovica. Nalabis din ang sayang nararamdaman. Dumating ang Biyernes ng gabi at sama-samang kumain ng dinner sila Jovica sa mansyon nila Albert Santos, ang ama ni Steven. Kapansin-pansin na parang tahimik sila Christine at Miguel, kaya naman parehas na nagtataka si Karen at Jovica sa dalawa. Maya-maya ay dumating na din si Albert na medyo na late dahil sa may pinuntahan pa ito. Bago pa man makapagsalita si Steven ay dumating ng isang magandang babae. Ito ba si Ella? Nagtatakang tanong ni Jovica sa sarili. Baka ito nga. So girlfriend nga talaga siya ni Steven. Kung ganun naman pala, sana hindi na lang kami tumuloy dito. Dagdag pa ni Jovica sa kanyang isipan. Have a seat. Wika ni Albert kaya naman natahimik ang lahat. Anyways, Jovica, this is Ella. She's my girlfriend. Pakilala ni Karen kay Jovica at Christina walang kaalam-alam. Nanlaki ang mata ni Jovica sa gulat. Nagkatingina naman si Jovica at Christina nang dahil doon. Girlfriend ni Ate Karen si Ella? Oh my gosh! Is this for real? Hindi pa rin makapaniwala ang saad ni Jovica sa kanyang isipan. Ang buong akala niya kasi talaga ay girlfriend yun ni Steven. Hindi niya inaasahan na kay Karen pala. Kahit bakas pa rin ang gulat ay nagpakilala na rin si Jovica at Christine kay Ella. Maya-maya ay pinakilala na rin ni Steven sa ama ang mga anak nila ni Jovica. Nabulunan pa si Albert Santos dahil sa kanyang narinig mula sa anak. Tatlo? Wika ni Albert kay Steven. Natatawa naman si Steven at Miguel sa naging reaksyon ni Albert. Dad, huwag ka po masyadong sumigaw dyan. Nandito po ang mga apo niyo. Saad ni Steven sa kanyang ama. Lumapit ang triplet sa kanilang lolo Albert. Hello po, lolo naming gwapo. Nakangiting saad ni Luna kaya naman agad siyang niyakap ni Albert dahil sa tuwa.
Naging maayos ang dinner ng pamilya. Nagkaroon ng seryosong usapan tungkol sa mga bata na anak ni Jovica at Steven. Tapos ay nag-usap din si Steven at Jovica na silang dalawa lang. Kasama ng triplet si Albert, Karen at Ella na naglalaro sa sala. Akala ko girlfriend mo si Ella. Isa rin yun sa mga rason kung bakit hindi ko masabi sa'yo yung tungkol sa mga bata. Wika ni Jovica kay Steven. E di sana dapat nagtanong ka sa akin. Wika ni Steven kay Jovica. Umiling naman si Jovica kay Steven. Nahihiya ako. Wala naman tayong relasyon noon kaya anong karapatan kong magtanong sa'yo? Wika ni Jovica. Nakatingin lang si Steven kay Jovica habang nagsasalita si Jovica. Maya-maya ay hinawakan ni Steven ang kamay ni Jovica. Nagulat naman si Jovica doon at agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Alam kong mabilis para sa'yo. Pero gusto kong sabihin sa'yo ang nararamdaman ko. Matagal na to. Pero hindi ko masabi-sabi. Mula pa man noong madalas ka dito sa mansyon dahil madalas kayong lumalabas ni ate. Hindi ko masabi-sabi sa'yo pero mahal kita. Matagal na. Seryosong saat ni Steven kay Jovica. Hindi agad nakasagot si Jovica dahil sa kanyang narinig mula kay Steven. Pakiramdam niya ay bumagal ang takbo ng oras. Hindi naman kita pipilitin. Basta ang mahalaga ngayon ay ang nararamdaman ko sa'yo. At nasabi ko na rin sa'yo ang nararamdaman ko. Mahal kita, Jovica. Sabi ni Steven habang nakatingin kay Jovica. Hindi na bumalik sa normal ang tibok ng puso ni Jovica. Labis ang kilig at tuwang nararamdaman niya. Pero pinapakalma niya lang ang kanyang sarili. Bago pa man makapagsalita ulit si Steven ay inunahan na siya ni Jovica at hinawakan ang kamay ng lalaki. Napatingin tuloy doon si Steven. Mahal din kita, Steven. Matagal na. Kahit itanong mo pa kay Ate Karen, alam niya lahat. Dahil sa kanya ko naman kinukwentong lahat. Gustong gusto pa nga niya na maging tayo nung panahon ng mga yun eh. Kaya lang, ako yung umiiwas dahil natatakot ako na baka ako lang yung nagkakagusto sa ating dalawa. Wika ni Jovica. Sa'yo nga lang ako nakatingin eh. Kaya lang hindi mo naman ako napapansin dahil abala kayo sa ibang bagay ni ate. Saad ni Steven. Natawa si Jovica kay Steven at lalong lumapit sa lalaki. Mabilis din tuloy ang tibok ng puso niya nang lapitan siya lalo ni Steven. Naglapat ang mga labi ni Jovica at Steven. At mas lalo pa ngang lumalim ang halika nilang yun. Kung hindi pa sila nakarinig ng ingay sa sala ay hindi pa sila matitigil sa kanilang halikan. Nagkatinginan si Jovica at Steven tapos ay sabay na natawa. Nang gabi din yun ay nag-usap si Christine at Miguel at umamin na din sa kanilang tunay na nararamdaman para sa isa't isa. Sa paglipas ng araw ay mas lalo lang nagiging masaya ang pamilya ni Jovica at Steven. Sabay-sabay pa silang lumipad papuntang Australia dahil kasal ni Karen at Ella. Hindi rin naman sila nagtagal sa Australia dahil sa inasikaso na rin nila ang kasal ni Jovica at Steven. Excited na nga rin ang lahat, lalo na si Albert para sa kanyang anak na si Steven. Umamin ka nga sa akin? Buntis ka, no? Tanong ni Jovica kay Christine. Hindi naman agad nakasagot si Christine sa naging tanong sa kanya ng kanyang kaibigan. Ata? Sagot ni Christine. Kumunot ang noo ni Jovica sa matalik na kaibigan. Anong ata? Hindi ka sigurado? Tanong ni Jovica. Feeling ko lang. Kasi delayed ako eh. Sagot ni Christine kay Jovica. Kaya naman ang sinabi yun ni Christine ay agad na sinamahan ni Jovica ang kaibigan sa OB. Naghintay sila ng result. At parehas na naiyak ng malamang buntis nga si Christine. OMG! Kinikilig na saad ni Jovica at niyakap ang kanyang kaibigan. Hindi na matigil sa pag-iyak si Christine dahil sa sayang nararamdaman. Hinatid ni Jovica ang kaibigan sa bahay ni Miguel kung saan nakatira si Christine. Nagyakap ulit si Jovica at Christine bago tuluyang umalis si Jovica. Pagpasok pa lang ni Christine sa loob ng bahay ay bumungad sa kanya si Miguel na may dalang bouquet of flowers na tulips. Nagulat naman si Christine doon. Happy anniversary, love! Nakangiting saad ni Miguel kay Christine. Nawala sa isip ni Christine ang araw ngayon dahil sa pag-iisip ng kanyang nararamdaman. Kaya naman hindi na pinagsalita ni Christine ang boyfriend at sinabi agad kay Miguel na buntis siya. I'm pregnant. Wika ni Christine. Hindi maalis ang tingin ni Miguel kay Christine nang marinig yun. Bumilis ang tibok ng puso ni Miguel sa kanyang narinig mula sa kanyang kasintahan. Come again? Buntis ka? Nanong ni Miguel. Tumango naman si Christine na umiiyak na naman. Niyakap naman agad siya ni Miguel.
Umiiyak na rin si Miguel. I love you. I love you. Thank you, mahal ko. Wika ni Miguel sa kasintahan at hinahalik-halikan si Christine. Sobrang saya ng pamilya ni Miguel nang malamang buntis si Christine. Makalipas ang ilang buwang paghahanda sa kasal ni na Jovica at Steven, ay dumating na rin ang araw ng kanilang kasal. Hindi na nawala sa mukha ni Steven at Jovica ang kaba at saya dahil ikakasal na sila makalipas ang ilang taon na paghihintay. Super pretty ni Mommy! Wika ni Luna sa kanyang inang si Jovica. Hinalikan naman ni Jovica ang anak. Siyempre naman, maganda din yung baby ko eh. Wika ni Jovica sa anak. Niyakap ng triplets ang kanilang ina. We love you, Mommy! Sabay-sabay na saad ng triplets sa kanilang ina. Mahal na mahal ko rin kayo mga anak ko. Nakangiting saad ni Jovica sa mga anak. Simula at hanggang matapos ang kasal ay umiiyak na ang lahat. Lalo na nang marinig ang vows ni Jovica at Steven. Labis na saya ang nararamdaman ni Steven at Jovica dahil sa wakas ay kasal na silang dalawa at buo na ang kanilang pamilya. Natapos ang kasal na may ngiti ang lahat sa kanilang mga labi, lalo na ang triplets na anak ni na Jovica at Steven, na masayang masaya para sa kanilang mga magulang. Excited na ako sa honeymoon. Nakangising saad ni Steven. Nasa isang venue na sila dahil sa kanilang after party. Bukas ay pupunta sila ng Korea para doon mag-honeymoon. Gustong sumama ni Christine pero hindi niya nakayang bumiyahe dahil malaki na ang siya niya. Kambal kasi ang anak ni Christine kaya naman malaki din ang siya niya at mabigat kapag naglalakad. Kanina ko pa yan naririnig sa'yo. Iling na saad ni Jovica sa asawa. Natawa naman kasi si Steven sa kanyang narinig. Sabik lang sa'yo mahal. Wika ni Steven at hinalikan si Jovica. Respeto naman. Wika ni Miguel kaya naman natawa ang lahat. Sira ulo. Saad ni Steven sa pinsan. Lumapit ang triplet sa kanilang mommy at daddy tapos ay naglambing dito. Napangiti tuloy ang mag-asawa dahil dun. Nagpakuha sila ng litratong lima. Mommy, can I have a baby sister? Wika ni Luna sa ina. Nagkatinginan si Jovica at Steven sa narinig sa anak. Ako rin, Mommy. I want din po. Wika ni Liam. Me too. I want a baby sister. Sabi rin ni Luhan kaya naman nagkatinginan ulit ang mag-asawa sa kanilang narinig. Bukas pa naman din ang kanilang honeymoon. Pero humihingi na ng kapatid ang kanilang mga anak. Gusto pa ng mga ito na babae ang magiging susunod nilang kapatid. Okay babies, a baby sister is coming to mommy's tummy. Sabi naman ni Steven. Hinalikan ni Steven ang mga anak at maging si Jovica na kanyang asawa. Wala naman talagang makakapigil sa takbo ng tadhana. At talagang si Jovica at Steven ang nagkatuluyan matapos ang lahat ng nangyari sa kanila. Mas naging masayang dalawa sa piling ng isa't isa, kasama pa ang kanilang mga anak na sina Luhan, Luna at Liam. Talagang tunay na mananaig ang pag-ibig, lalo na kapag tunay yung nararamdaman ng bawat tao para sa isa't isa. Katulad ni Jovica at Steven, na kinaya ang lahat ng nangyari sa kanila at ngayon nga ay magkakasama pa rin bilang mag-asawang nagmamahala ng tunay at tapat. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Sana po ay na-enjoy ninyo ang ating kwento. Huwag na huwag pa rin po kayong magsasawang abangan ng mga kwentong punong-puno ng mga aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.